for today's video guys, meron akong share sa inyo sa mga gumagamit ng GCash dyan. Merong services si GCash, ito yung GSave, sa mga hindi pa nakakalam dyan or sa mga nakakalam na rin. Isishare ko na rin din sa mga hindi pa nakakalam. So, lagi lang tayo guys sa GCash ko. So guys, ang topic natin today is paano ba gamitin ng GSave. So itong GSave guys, member siya ng CIMB Bank ni GCash, kung saan itong features na to is makakatulong sa atin, pwede tayong mag withdraw or deposit ng money. At ang kagandaan nito guys is merong interest rate kayong marireceive monthly depende sa i-deposit yung money sa GSave. So guys, magagamit itong GSave guys sa, let's say kung meron kayong extra budget, pwede kayong mag-save dyan. So kahit hindi nyo siya galawin, mag-i-earn pa rin kayo guys ng hindi naman siya points, which is yung interest rate. Let's say makaka-earn kayo ng 2 pesos or depende guys sa inyong i-deposit nyo. Kung gustong gumamit ng GSave, huwag kayo munang mag-enroll sa GCredit, which is ito. Yan. Once na nakapag-enroll kayo guys sa may GCredit, ay hindi na kayo makakapag-enroll dito sa may GSave. So, mamimili lang kayo guys kung saan kayo mag-enroll, sa GSave ba o sa GCredit. So, since topic naman natin today is GSave, so, click natin itong GSave guys. So, dito sa GSave guys, meron akong 579 pesos. So, before kasi, ang tiniposit ko lang sa kanya is 500 pesos. So, nag-earn na siya ng 79 pesos. So, guys, kung makikita niyo sa right side, yung 2.6 annual base sa interest rate. Again, dependent to guys sa i-deposit yung pera kung magkano yung ma-earn yung interest rate monthly. And yun guys, kung gusto nyo magkaroon ng savings account sa mga nahihirapang mag-open ng account sa banko, pwede nyo itong gamitin itong GSave na to. So yun lang guys, and I hope you like this video and sana nakatulong to sa inyo guys. And again, kung bago pa lang sa channel ko or napadaan sa channel ko, don't forget to click like, share, subscribe, click mo rin yung bell para lagi update sa mga videos ko. Thank you for watching!